tayo. So, lagyan natin ng timer ulit. Lagyan natin ng timer, out, point lang timer ulit. So, may T0 na tayo. So, gawin naman natin is T1. Tapos, space, constant value. Set natin siya ng 50 lang. 50 milliseconds. Enter. So, same process na ginawa natin. Lagyan natin ng linya pababa. Linya pababa. Tapos, isa lang. Okay. Tapos, dito, lagyan natin ng linya ulit. Isa lang ulit. So, connected na siya. Ngayon, tignan natin siya kung gagana siya. Convert PLC. Convert. Ngayon, write to PLC. So, sabi ko, kanina. So, ayan. Tignan din natin. Dapat lumipat siya sa yellow. Tapos dapat yung yellow mamatay after bumilang yung T milliseconds niya. So, hindi siya namatay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, edit ladder natin, sabi ko nga kanina, kailangan yung timer na to, mapapatay niya to, gamit yung sarili niyang auxiliary contact. So, lagyan natin siya ng normally close para pagka-trigger ng 50, mag-open siya mamatay yung yellow. So, delete uli natin. So, ang gagawin natin is from dito, lagyan natin siya ng normally close. Siya na normally close. Lagyan natin yung normally close. Kunin natin T1. T1 kasi yung timer ng yellow eh. T1. Tapos, connect natin yung linya. Tapos, 1. So, convert PLC natin. Convert. So, simulate natin. Write PLC. Ngayon, start natin. Gumana yung red. In 100 milliseconds, dapat mamatay siya. Okay. Namatay ngayon yung red. Lumipat sa yellow. Dapat mamatay yung yellow. So, namatay yung yellow natin. So, tama yung ginagawa natin nga. So, move forward tayo. Edit ladder. Sabi niya, in 50 milliseconds, dapat lumipat ngayon ng green. Sabi rito, dun sa set point mo, dapat after ng seconds na set mo sa yellow, dapat lilipat siya sa green. So, lagyan natin green. So, another set. So, ganun ulit. Lagunin natin yung normally open ito. So, normally open. Ano natin? T1. Kasi T1 yung timer ng yellow. So, T1. Ngayon, lagay na natin yung green. Yung green natin is Y2. So, lagay natin Y2. Y2. So, buo na yung green natin. So, sabi ko nga kanina, mubuo siya pero walang latching contact. Lagay natin latching contact. Pag nilagay natin yung latching contact niya is Y2. Y2 yung ginamit natin, Y2. So, buo na siya. So, yan. Convert PLC natin. Tingnan natin kung mabubuo na siya. Write PLC. Yung dati push button 1. Red. So, nagbibilang siya. Nakikita nyo rito. Nagbibilang siya. Ilipat ng yellow, mamamatay yung red. So, dapat in 50 milliseconds, ilipat siya ng green. Lumipat siya ng green. So, buo natin yung sequence. Move forward tayo, edit ladder. So, sabi dun sa sequence, pagkatapos ng set point ng green, dapat babalik siya ulit dun sa repeated. So, babalik dapat siya ng red. So, ang gagawin natin dito, ginali natin ng timer si green. Lagyan natin ng timer si green. Ngayon, pag nilagyan natin timer si green, timer 2 na siya. So, T2 space constant value, lagyan natin siya ng 80 milliseconds. 80. Okay. Ngayon, lagyan natin to ng linya pababa.
Linyan natin pababa, isa lang. Tapos, lagyan natin ito ng linya. Isa lang din. So, buo na siya. Tapos, sabi ko nga, kailangan niya patayin yung green. So, lagyan na natin dito ng normally close ng timer. Para hindi na tayo bumalik. So, close. Kailangan niya patayin yung green na ilaw. So, dito siya eh. Dito. Ngayon, dito tayo papasok. Pakita ko muna sa inyo mamatay siya. So, convert tayo ulit. Remember ha, convert lagi. Write PLC. So, okay na mag-simulate. So, push button, red. So, nagbibilang. Ngayon, after mag-extinguish, lahat ng normally open, close yan. So, yan na. Ngayon, gumana yung green natin. Bibilang siya ng 80 milliseconds at bumalik siya sa red. Papatayin niya dapat yung green, babalik siya dapat sa red. So, pinatay niya, hindi tayo bumalik ngayon sa red. So, nag-stop yung buong process natin. So, sabi dito, kailangan niya bumalik dun sa repeatedly na setup niya. So, edit ladder ulit tayo. Dito papasok yung internal relay natin. So, kunin ko yung normally open nito. Lagay ko dito. Yung normally open ng timer. So, normally open. So, T2. T2 normally open. Ngayon, para mapabalik ko siya sa red, ang gagawin natin, dapat ba yung ilaw ang ilalagay ko? Hindi. Lalagyan natin siya internal relay, which is plug, para mapa-extinguish niya lang yung mapa-extinguish niya lang yung sistema nito para mag-click siya at mabuhay din yung timer mo para umulit siya. So, gamitan natin siya ng M. So, output coil ng M, which is internal relay. So, M yung gagamitin natin. Sabihin na natin, pangalanan natin siyang M2 or dating M1. So, M1. So, nakita natin. So, M1. So, ang mangyayari sa kanya, sabi ko, kailangan nating mapatay yung, mabuhay uli yung red. So, dahil nga nakahinto na siya, dahil hindi pumunta sa red, so yung coil ng M1, bubuhayin siya ni timer 2. Kung buhay yung coil, so dapat maglagay tayo ng normally close, normally open, ditong side na to, para mapa-on niya yung red. So, dito ako maglalagay sa ilalim ng latching contact para pagka-click niya, ma-on niya to. So, tingnan natin ha. Ang gagawin mo is right-click mo, tuto ka dito sa isang ano mo para makapagdagdag ka ng isa pang space. Right-click mo to, insert line. Pag naka-insert line ka, app niya i-insert yon. So, lagay tayo ng latching. So, latching contact ng M0. So, M0 tayo. Yung M0 doon, lagyan natin, M1, sorry, lagyan natin M1. So, normally, open latching na M1. Click. So, yan na. So, tandaan nyo ah, kinuha ko yung coil ng M1, internal relay, nilagyan ko na normally open ng timer ng green, tapos ito relay, internal relay coil, kinuha ko, dito ko siya nilatch. Dito ko siya linatch. So, tingnan natin kung gagana siya. Convert. So, ito. So, write PLC. Ayan natin. So, nakompleto ko. Naisabi ko yung paano mag-input ng timer saka internal relay. Ngayon, push button 1. Yan. So, gumagana yung red mo. Nakita nyo, gumagana yung red. So, dapat lilipat siya sa yellow after 100 milliseconds. Ayan na, 100. Tug, lumipat siya sa yellow. Magbibilang siya ng 50 milliseconds. Dapat lilipat siya ng green. So, lumipat siya ng green. Nagbibilang ngayon yung green ng 80 milliseconds. Dapat mapatrigger niya to para bumalik siya ngayon ng magbilang uli yung red. So, nakita niyo yung process, babalik uli yan, nabuhay niya uli kasi nilatch ko siya doon. So, lipat siya yellow, tuloy-tuloy lang siya. So,
yun, pinakita ko lang dito kung paano gumamit ng latching, gumamit ng normally open, normally close, saka gumamit ng timer, gumamit ng internal relay, which is plugs nga. So, internal relay siya. So, napagana natin yung sequence. So, nakita nyo naman, napagana natin yung sequence. So, tuloy-tuloy lang siya, tuloy-tuloy. So, yun. Sa susunod na video ko, ituturo ko naman sa inyo mas kung paano maglagay ng counter naman. So, dito, mas maganda kung meron kayong simulation nito, meron kayong program, and then mas maiintindihan nyo siya kapag inaral nyo unti-unti. So, nasunod naman natin yung process niya, hindi na natin sinunod yung time. Plus, tignan nyo ito ah. So, nilagyan ko siya ng X21. Kasi tuloy-tuloy yung sequence natin eh. Minsan kasi, pag nagloko yung traffic light natin, nakita nyo naman sa kalsada, so kailangan natin siya ma-manual off. Eh, wala akong nilagay na one, walang, ayaw mo maglagay ng manual off. Paano siya may off? Patay mo yung breaker? Hindi. So, gawin natin, lagyan natin ng manual off. Push button 2. Sabi ko, push button 2. Click natin. So, i-stop siya. Wow. Balik na rin natin. Ayan, tama pala. Mandar na. Ayan na, nag-off na. So, mali na ako ng pindot. So, nag-off na. On uli natin. So, ulit lang yung sequence natin. So, off natin. So, stop lahat. So, yun. Sana may natutunan kayo. Again, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe. Tapos, sana may matutunan kayo. It's not for money. It's not for subscribers. It's a help sa lahat sa atin na nag-aaral. So, good luck. Ingat sa pandemic. So, again, this Marvin Basics tutorial at your service anytime, anywhere. Thank you.